May tatry na naman nga akong panibagong recipe na nakakita ko na naman sa reel. Syempre, hindi naman ako makapag-isip ng sarili ko. Nakikita-kita ko lang naman siya. So, yung nakita ko, ang sabi, gagawa daw ng Snickers overnight oats. Kung ano man siya, basta Snickers, ganun daw ang lasa ng overnight oats na gagawin mo. So, napupunta naman ako agad sa Woolies, tapos bumili ako ng Uncle Toby's kasi sale siya. Tapos, napakatalino ko talaga, pinipilit kong buksan, baklasin yung nasa taas na karton. Aba, hindi pala doon ang bukasan. Meron pala siyang sarili bukasan. Aba, malay ko naman. Push in at saka pull out. Oh, ganun pala kadali yun. Nagmamakahirap pa akong buksan. Tapos syempre, kunyari tatakalin natin mga 120 ml bago natin isalin sa baso. Tapos meron pala akong chia seeds. Nakita ko lang. Wala naman to sa recipe. Pero nilagay ko na din kasi sayang kung hindi natin gagamitin. Baka mabulok-bulok na to. Tapos flax seeds yan na powderized. Oh, basta ganyan. Tapos nakakita din ako ng cocoa powder. Eh, kasama pala talaga to sa recipe. So, 1 tablespoon ng cocoa powder ang ating ilalagay para ako yung chocolatey, ganyan. Tapos, ayan na nga. Pagkatapos natin ilagay yung ating cocoa powder, lalagyan na natin ng honey. Siguro, depende sa panlasa nyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Kung mas matamis ang gusto nyo, ay bahala na kayo. Nako naman. Basta ako, ganyan lang. Tapos, nagsali na din ako ng milk. At buti na lang din, may natira pa akong gatas. Tire-tire lang kasi yan. Madalas kasi ako mapanisa ng gatas. Ayan, ginagamit ko na siya para naman hindi sayang ang perang pinambibili. Saka natin hahalu-haluin. Alam nyo, may realization ako habang hinahalo ko tong mixture na to na ang hirap pala talaga na wala kang katuwang sa buhay. Ano kaya naman? Hindi kasi nahirapan akong haluin to dahil gumagalaw yung baso. Eh, wala namang tagahawak ng camera. So, isang kamay ko, hinahawakan yung cellphone. Anyway, ganun talaga ang life. Ito na nga, mukha naman siyang masarap na ang bango nga niya eh. Siguro dahil sa cocoa powder. Tapos lalagyan natin ng peanut butter. Yung peanut butter na nakita ko sa recipe, medyo mas, ano siya, mas maliquid siya. Eh, ito kasi parang alam mo yung, ano, yung... Ayan, yung matigas. Kita niyo naman, nag-struggle talaga ako sa paglagay talaga sa baso dahil ayaw niyang matanggal sa kutsara. Ay nako, hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro dahil mapinat siya, ayan nga gumamit na ako ng utak, I mean ng kutsara. Kasi pwede naman gumamit ng isa pang kutsara, di ba, para isalin. Pinapahirapan ko pa yung sarili ko. At dahil Snickers rolled oats nga to, syempre, ano ba yung Snickers? Chocolate, kaya kailangan natin ng melted chocolate. Eh wala nga ako ng melted chocolate, so nakakita ko ng chocolate spread. Ayun na lang yung ginamit ko, di ba, mahirap din siyang ilagay. Mga spread ko eh, matitigas eh. Dapat gabi talaga to ginagawa kasi overnight rolled oats recipe nga to. Eh dahil nga umaga ko siya ginawa, so 2 hours ko lang siyang nilagay sa ref. Eh okay naman din. Alam nyo, yung nakita kong recipe talaga, mas maganda yung itsura niya. Alam nyo yung sa nakita ko, mas appetizing, tapos mas matigas yung chocolate. Siguro dahil yung chocolate ko, hindi naman na-spread talaga sa, dapat kasi buong ano yung buong baso na yan eh, buong ibabaw ng baso meron. Pero, hindi ko siya nalagyan. Eh, pero don't judge the book by its cover, ang sarap niya legit. At dahil gusto ko magbagong buhay, yung mag-healthy living na, so nag-decide ako na umorder ng, ano na, ng prepared meal. Hindi, joke lang, tinatamad lang talaga ako magluto. Kaya sabi ko, sige, tatry ko nga itong ano nakikita ko sa Facebook. Yung mga nagagawa ng mga nakikita. May mga sponsored ads kasi. Napakatukso eh. Lalo pag pagkain. Mahina pa naman ako sa ano sa pagkain. Madali akong matukso. So, 5 meals lang naman yung in-order ko. Para mga lunch, ganun. Para hindi na ako magluluto. Kasi nga nakakatamad. Tapos nagtatrabaho ka. Alam mo yung parang gusto mo na lang mag-focus sa work. Ay, sasyal. Nag-focus sa work. Diba kasi yung pag nasa Pinas ako, talagang focus ako sa work. Charot lang. Pero yung alam mo yung hindi ka na mamablema kung anong kakainin. Dahil yung nanay mo na yung problema. Gaantay ka na lang tawagin na, oh, kakain na. Tapos yung mga ilang ulit kang tatawagin na, kakain na, kakain na. Tapos hanggang sa, ano ba? Hindi ba kayo magsisima ba? Kakain na. O ganyan. Eh ngayon, wala nang tumatawag na kakain na. Wala kasi ako lang, sarili ko lang. Kailangan mag-prepare. Kaya naman napag-decidean ko. Gusto kong maging tamad ngayon. Charot. Ayoko magluto for this week. At syempre, namili na nga ako ng kakainin para sa aking lunch. At napili ko ngayon Mexican chicken. Hindi ko nga alam kung bakit ito'y pinili ko. Hindi naman kasi ako mahilig sa Mexican food. Doon kasi sa app or sa website, makakapili ka naman kung anong meals ang gusto mo. So, nasa sa'yo, marami naman silang options na pwede mong pamalian kung anong trip mo sa buhay. Eh, for some reason, hindi ko alam kung bakit Mexican itong napili ko, isa sa mga napili ko. Eh, hindi naman talaga ako mahilig dito. Para siguro gusto ko lang itry ganun. So, after mga 2.5 minutes nga, 2 hours, tagal yun ah, 2 minutes and 30 seconds, eh na nga siya. So, mukha naman siyang masarap, pero hindi ko alam. Tapos lalagay natin, may yogurt pala yan. Tapos, syempre, haluin natin bago natin kainin. Alam nyo na natikman ko siya. Kayo na lang mag-judge sa facial expression ko kung anong lasa tingin nyo. Hay nako, baka hindi ko lang talaga trip yung mga ganitong ano. Hindi ko alam. Try nyo na lang kung gusto nyo. Pero yung mga ibang ano nila, yung mga ibang meal na natikman ko, okay naman yung lasa. Ito lang yung sa mga natikman ko, yung hindi ko trip. Pero yung mga iba, okay naman. So,